Hindi naman maikakailang malagkit ang okra kaya iniiwasan po itong kainin ng ilan. Pero may paraan para matanggal po ang lagkit nito at ma-enjoy ang taglay nitong sustansya. Narito po ang report. Siksik sa sustansya ang okra, fiber para sa digestion, vitamin C para sa resistensya at antioxidants pangontra sa cell damage. Madulas at malagkit nga lang ang laman nito na kung okay lang sa ilan, ino-okray naman ang iba. Pero po pwedeng mabawasan ang lagkit nito at yan ang ituturo sa atin ni Chef Chris. First step na ibibigay ko sa inyo ay pwede nyo munang ilagay sa freezer ang okra bago nyo islicen. Mga around 30 minutes to 1 hour. Pangalawa, babad ang nahiwa ng okra sa acidulated water or tubig na may konting suka or any acid like lemon juice or calamansi. Pangatlo, huwag munang babasain ang okra hanggat hindi nyo pa ito lulutuin. Pag wala ng lagkit, pwede nang lutuin ang okra. Bagay yan sa chicken and okra saute. Unang iprito ang chicken strips. Isunod ang sibuyas, timplahan ng asin at Cajun seasoning, kamatis at okra. Haluin hanggang maluto at pwede nang i-plate. At eto na ang ating chicken and okra saute. Mabubusog nito ang 5 tao sa halagang 150 pesos lamang. Pwede rin niyang pangmeryenda, ang okra and corn stir fry. Iluto sa mantika ang sausage na magiging meat base ng sausawan. Isunod ang sibuyas, green bell pepper, bawang, corn kernels para sa kaunting tamis. Now, pwede natin lagay yung ating okra. Isunod ang kamatis at timplahan ng asin at paminta. Good for 5 at 125 pesos lang ang dip na swak na sa snacks ni Bagets. Patok naman sa tanghalian at hapunan ng okra and beef stew. Sa mainit na mantika, iluto ng bahagya ang beef cubes. Ilagay ang sibuyas at bawang at timplahan ng asin at paminta. Tsaka ilagay ang tomato paste na magpapaasim at magpapapula rito. Ilalagay na natin ngayon ang ating okra. Pagkatapos, ibuhos ang beef broth at hayaang kumulo ng 45 minuto hanggang lumambot ang baka. Apat ang kayang pakainin nito sa halagang 135 pesos. Ang lagkit at dulas ng okra, ngayon kaya nang mabawasan para po pwede na itong makain anumang oras.